and I can seize my own suit, and I'm getting stronger step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe. Guys, samahan niyo ako at muli na naman nating buksan, ituro ang pag-connect nitong mga in-order kong condenser, microphone at saka XLR cable. Unahin na natin itong condenser. Q7 condenser. Ayan, kano. Mangangailangan pa ng gunting. Unboxing natin ang ating in-order. Ayan guys. Tingnan na natin. Buksan. Ayan guys, so siyempre unang-unang makikita natin ay ang ating manual. Manual. Kailangan ito guys, huwag iwawala. Manual, tapos ito siya. Ayan. May kasama siyang cable, mga connector cable, isa, dalawa, tatlo, ito para sa charging siguro yan, apat, hop, tanggalin na natin sa box, ito siya guys. Ganito siya kalaki. Kung dadangkalin mo, yan siya, oh. Yan. Oh. Ang lapad. Tapos yung ano niya, dito, yan. Yan, yung sukat niya. Pag ganun, yan, sobra. Oh. Halos doble ng laki ng V8. Ang kanyang size. Tapos siyempre, tingnan natin sa likod. Guys, yan ang kanyang mga koneksyon. Dito, XLR microphone, dynamic microphone, condenser mic, dalawa, headset, earphone, accompany, line 1, line 2, saka charging, at ano ito, type C, kung ikakabit nyo ay sa laptop nyo na type C ang cord, tapos USB, ito siguro yon. Yan. Kung sa laptop, kung sa cellphone na type C, okay din siya. O, yan guys. Ngayon, ito naman. Tabi muna natin to. Ito namang isang bubuksan natin. Ang ating ka-order din lang na microphone. Yan guys,
isa siyang dynamic microphone. Tingnan din natin. Paano ba to? Yun. Yan. Ito siya guys. Ang atin mismong microphone. Tapos ang kanyang ang haba nito dynamic wire. Ito XLR para sa mic. Ito dynamic para sa condenser. At ito pa ang pangatlo. Ito hiwalay ko ito in order. Nahuli pa ng dating. Yan. XLR cable. Yan guys. XLR cable. Male and female XLR cable. Para doon sa microphone natin. Pag ayaw nyong gamitin yung dynamic, pwede dito para dito sa ating lagayan itong yan para sa ating 48B Phantom microphone. Okay guys, ngayon ituro ko sa inyo ang pag-connect. I-on muna natin para makita natin kung gumagana siya. Yan. Oh guys, gumana, umilaw. Oh. Dito, volume ng mic. Ito, volume ng ano. May Bluetooth. Ito, Bluetooth. Ito, may mga sound effect. Dito, sound effect. Yan, lahat yan. Sa kabila, yan, yung mga ano. Dito pala ang ano, kung yung mga boses nyo, kung napapaliit, napapalaki, yung boses babae, boses bata, o boses matanda, andito po yan sa kabilang side. Dito, kung nagkakaraoke mode, pop, primary sound, electric sound, MC, kung magsasalita ka lang, hindi ka naman kakanta, kung kakanta ka dito sa kabila, karaoke, pindutin nyo lang. Okay guys, ang pag-connect naman ito ngayon. Bago po tayo mag-connect ng mga ano, kailangan siguraduhin natin nasa mababang volume muna, huwag nakatudo lahat, kung maaari naka-off yan lahat para hindi siya sakaling mabigla. Ayan, nakababa lahat. Okay guys, dito muna tayo sa microphone kung paano natin i-connect ang ating microphone sa ating Q7 condenser. So guys, ang puwit ng ating microphone ay XLR. Kaya XLR din ang pansaksak sa kanya. Yan. Idiin nyo lang. Tutunog naman yan, magkiklik yan, dugtong na. Tapos ito, kung dynamic ang gagamitin natin, dynamic po ang cord na kailangan natin gamitin. Dito yan. Sa dynamic microphone. Yan. Okay na yan. Naku, wala akong wifi. Hindi natin mapapakinggan ang tunog nito. Pero alam ko sure gumagana ito. Pero kung
ayaw po natin ng dynamic at meron naman tayong XLR cable gaya nito na ang parehong dulo ay parehong XLR, male and female. Ito po ay pwede natin ditong ano, ganun din ang pag-connect niyan. Ito rin, itong male, tutusok din lang natin dito sa puwit ng mic. Pag tumunog, lock na uli. O, dugtong na yan. At ito naman pong XLR. Sige, hindi matanggal ang tali ah. Ayan po siya, female. Dito po natin sa i-coconnect. Yan oh, yan. Sa XLR na yan. Ipupus muna natin yan. Yung may parang taingatay ngayon sa gilid. Yan. Yan. Ipupus natin yan. Bago natin i-connect itong ating XLR. Yan. Oh, yan po, nakadugtong na. Oh. Nag-lock na, tumunog rin po, tumunog para no nag-lock siya. Ibig sabihin nag-lock siya. Yan. Di nakadugtong na. Ganun din po 'yung sa dynamic. Tapos, pag gagamitin ng mic, 'wag kakalimutang ipindot ang 48B. Phantom microphone dito sa gilid. Ito po yan, mababasa nyo naman yan. Yan, nakaano na siya, nagkulay red, ibig sabihin nakakunik na yun doon sa ating phantom mic na XLR. Tapos, sa speaker, wala po yung speaker kong malaki, mahirap dalahin dito eh. Nando sa ano eh. Kaya ang gamit ko itong maliit na speaker. Dito po natin 'yan. Kunin natin itong isang cable na ito na parehong oh. Yan, maliliit, bilog. Ano ba ito? 13.5 ba o 3.15 ba itong size yan? Dito po natin ikakabit yan sa aux ng ating Bluetooth speaker. Yan. Yan, pusok na siya. Tapos ang kabila po niyan, dito natin siya ilalagay sa earphone. Yan, hindi ko mabasa. Huwag po sa headset, huwag sa headset. Kailangan ay sa earphone. Yan, nakakabit na sa earphone. Yan, hindi lang natin maririnig. Wala pala akong wifi ngayon. Eksakto naman. Nagkataon na walang under maintenance daw ang wifi namin dito. Tapos itong kabila, ito, na pareho din po, parehong cable din. Oh. Kung tayo magla-live dito sa ating monitor ng ating live. Oh, sa record. Dito po natin ito ilalagay sa may line, ano ito, line 1 and line 2. Ilagay natin ay sa live 1. Live 1. Yan. Diyan po natin ikakabit itong cellphone natin, yung kabilang dulo. Dito naman sa naka-live natin. Yan, yan, yan. Yan, naka-live na ano. Dito sa cellphone na nagla-live at dito sa live 1. Tapos yung isa, yung earphone,
dito sa condenser earphone patungo naman sa Bluetooth speaker para marinig natin yung ano niya, mga sound niya. Pati ito sa microphone, tapos na po tayo dyan. Yan, tatlo ang nakakabit talaga dyan. Yan. Tapos, itong isa, kung kayo magkakaraoke, mas makakabuti na i-bluetooth nyo na lang itong cellphone nyo dito sa ating Q7 sound card. Itong Q7 sound card, makikita nyo po dyan, may nakalagay na Bluetooth. Yan, ipipindot nyo po yan. Pag yan ay nagkulay blue, ibig sabihin, nakauna yung Bluetooth nyan, ikokonnect nyo na itong cellphone nyo sa Bluetooth nya. Lalabas naman sa cellphone nyo kung anong klaseng condenser, makikita nyo, Q7 condenser. O, na sound card, yan. Ngayon, pag tumutunog na po yan, pwede nyo nang i-test. Hindi ko matest dahil wala nga kaming wifi ngayong araw na to. Ayan. Di na ano na, ito, tumutunog na, may karaoke na, pwede nyo nang kantahan. Kakanta na kayo, naka-bluetooth na siya. Importante po, naka-pindot itong 48B phantom microphone. Dito sa gilid, nakapindot yan, magkukulay red. Tapos ang volume po ng ano, ng microphone ay ito. Yan. Sa left side nyo. Oh. Ang Bluetooth, ang volume naman ng pangkalahatan, itong pangalwa sa right. Yan. Yan, oh. Makikita nyo naman po yung mga ilaw tumataas, oh. Pagsagad na, pag mababa, bababa rin siya. Doon sa kaliwa, sa pangkalahatan din yan. Oh. Kung gusto nyong mag-adjust, yan. Ito, treble. Depende sa inyong pandinig, kung anong kailangan nyo. O lagyan nyo ng bass, ito rin, kabila, bass. Yan, dyan lang o, templahan yan. Itong tatlong ito sa kabilang side, itong tatlo sa kabilang side. O, yan lang guys. At maraming salamat sa inyong panunood na sana naintindihan natin ang aking paliwanag kung paano i-connect ang Q7 sound card dito sa speaker, kung paano gamitin sa ating pagla-live at kung paano tayo magkaraoke. Hindi lang natin masubukan nga at ano. Ito pala, may isa pa akong nakalimutan. Ito pala, kaya ang isa, USB type para sa ano, sa laptop o computer yung gagamitin. Tapos itong kabilang dulo, type C, dito po yan. Kung laptop ang gagamitin nyo o computer. Ito ang kanyang kable, kaya pala kakaiba. At ito naman palang isa ay sa charging. Ay wala naman kasama siyang ulo. Basta ito pong isa, type C din, dito sa charging ng ating condenser. Kung sakaling malubat na, i-charge natin. Ayun, sa dulo. Nandun ang ano niya. Okay guys, swabe ang tunog nito dahil ako nakagamit na rin ng ganitong ano, condenser, kaya nga ito ulo yung in-order ko dahil subo ko na. Ayan. Q7 condenser microphone, dynamic microphone and XLR microphone. Ito yung ating kable ng dynamic. Magkaiba po yan, ang kable ng dynamic at XLR. Kaya in order ko ng panibago ng hiwala yung XLR.
Dahil wala pong kasamang XLR cable itong condenser pag kinuha. Iwalay talaga ino-order yun. Okay guys. Hanggang dito na lang. At sana na kuha natin ang aking kaunting pagtuturo kung paano gamitin at iset up ang ating Q7 condenser sound card. Okay. Maraming salamat guys. Ay guys, pa-like and share naman po. Yan lang ang ano. At kung may katanungan, pwede po kayong mag-comment sa ating video. At para sasagutin ko kung ano ang gusto nyong itanong o maliwanagan kung paano talaga gamitin itong napakaganda nating sound card. Okay, bye guys! Hanggang dito na lang ang video. Hanggang sa muli. Maraming salamat. And God bless sa inyong lahat. Bye-bye!